What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang laban ni Casimero. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Mabilis ang update lang po tayo. Dahil pag-uusapan natin ngayon ang nangyaring laban sa pagitan ng ating 3 Division World Champion Gianriel Casimero laban sa African fighter na si Filipos Nitumbwa. So magandang balita nga po mga bok, dahil wagi ang ating pambato na si Gianriel Casimero sa naganap na bakbakan via 12 rounds unanimous decision. Hindi man nagtapos sa knockout ang laban, pero gaya nga po ng inaasahan ay bumagsak sa round 6 si Filipos Nitumbwa dahil sa malalakas na kombinasyon ng ating pambato dahilan upang matumba ito. Matibay din si Philip mga bok, na-survive pa naman niya ang buong 6 rounds pati na din hanggang sa sukdulan 12 rounds ng laban. May scorecards ang judges na 114-112, 116-110 na pumabor lahat kay Casimero, kaya naman nagtapos ito via 12 rounds unanimous decision. Umakyat na ngayon ang pro boxing record ng ating pambato sa 33 wins with 22 knockouts at si Casimero na ngayon ang bagong WBO Global Champion sa Super Bantamweight Division. At dahil dyan, ay mas napalapit at mas lalo nang naging posible ang laban sa pagitan ni Gianriel Casimero at Stephen Fulton. Ito ay upang tuluyan na siyang maging world champion sa Super Bantamweight Division. Yun nga lang, ay andyan din ang Japanese monster na si Naoya Inoue na kasalukuyang number 1 sa ranking ng WBO sa nasabing division, kaya naman marami-rami pampader na kailangan banggain ng ating pambato. Maraming mga boxing fans ang nagsasabi na dahil hindi nagawang i-knockout ni Casimero si Nitumbwa sa laban at dahil na din sa ipinakitang performance ni Casimero ngayon ay malamang sa malamang ay kakainin lamang daw siya ng buhay ng Unified WBC and WBO Super Bantamweight World Champion Stephen Fulton at Japanese monster ni Naoya Inoue kung magkataon na makaharap niya ang dalawang halimaw na to sa laban. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na balita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat mga bok. Mga balitang boxing, basta kay Bok Time, Bok Time, laging sport time.